Magandang umaga po, ako si Benison Estareja at meron tayong panibagong update regarding po sa binabantayan natin na si Bagyong Hanna na kung kanina ay tropical storm, ngayon po ay severe tropical storm na. Ito po yung ating latest satellite animation, ito po ay visible image. And as of 10 in the morning, si severe tropical storm Hanna with international name na Lekima ay nasa 795 kilometers east of Calayan, Cagayan. Taglay ang hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at may pagbugso naman na hanggang 115 kilometers per hour. For the last 12 hours po, naging mabagal yung pagkilos nito at halos hindi umalis dun sa kanyang kinalalagyan. At possible pa rin po na halos stationary siya within the next 24 hours. Samantala, meron din tayong mga tatlo pang weather systems or weather disturbances na binabantayan sa paligid ng ating power. Yung isa po is the tropical depression na sa may kanan nitong si Hanna at mababa yung tsansa na ito'y papasok sa ating area of responsibility. Samantala, si tropical storm with international name na Francisco ay nakakaapekto na dito sa may southern Japan at patungo na sa may South Korea. And meron tayong low pressure area dito sa Philippine boundary natin over West Philippine Sea at na mababa yung tsansa pa sa ngayon na ito'y magiging isang bagyo. Ito po yung pinakahuling track nitong si severe tropical storm Hanna. At ito sa ngayon ay severe tropical storm. Within the next 24 hours, magno-northwestward yung direction nito. And severe tropical storm pa rin. Then by August 8 in the morning, possible siyang maging typhoon or lalakas pa ito. Habang ito ay unti-unti nang dumediretso patungo sa northern Taiwan. And by August 9, that's Friday, possible ito na lumabas ng ating area of responsibility. And at the same time, ay mag-landfall dito sa may northern tip of Taiwan. And paglabas niya, patungo na ito sa may eastern portions of China at unti-unti pang hihina from there on. Sa ngayon po ay wala rin tayong tropical cyclone wind signal pa, pero meron tayong worst case scenario kung saan itong track natin, kapag napanatili nitong si Hanna yung track niya or bababa siya ng bahagya, ay posible tayong magtaas ng tropical cyclone wind signal number 1 dito sa bahagi ng extreme northern Luzon. Kaya patuloy po tayong magantabay sa mga updates. Sa ngayon, in effect pa rin po yung gale warning natin dun sa mga lugar na naapektuhan within the last 2 days. At meron pang mga lugar na nadagdagan po with a gale warning. Kabilang na dyan ang eastern coast of Cagayan, pababa ng Isabela, Aurora, gayon din sa Pangasinan pa rin, Zambales, Bataan, Batangas, Occidental and Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque and Romblon, ganyan din sa Quezon, kabilang ang Pulillo Island. Meron din tayong gale warning sa Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate, kabilang na Antikaw and Burias Islands. Dito naman sa Visayas, meron din tayong gale warning sa halos sa buong Visayas, in fact. Dito sa may Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Provinces, Siquijor, ganyan din sa Bohol, Cebu, sa Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, and Southern Leyte. At dito sa Mindanao, nadagdagan din po yung mga lugar na meron tayong gale warning. Kabilang na dyan ang Misamis Occidental, Misamis Oriental, Lanao del Norte, sa Camiguin, Agusan del Norte, Dinagat, Surigao del Norte, kabilang na yung Siargao Island, Surigao del Sur, and Davao Oriental. So sa mga nabanggit ko po na lugar sa Luzon, Visayas, and Mindanao, meron tayo dyang babala ng matataas na alon na hanggang 4.5 meters at pagbabawalan po yung mga small sea vessels. At simula po kaninang alas 11 ng umaga, naglabas din tayo ng heavy rainfall warning, care of the Visayas Regional Services Division. Meron tayong red warning dito sa Occidental Mindoro, buong Occidental Mindoro po ito, at sa Palawan, sa piling lugar, kabilang na dyan ang Buswanga, Coron, Culion, Dinapakan, Bayan ng El Nido, at Bayan ng Taytay. So ibig sabihin po, pag meron tayong red warning, moderate to heavy, at times intense po ng mga pag-ulan talaga yung mararanasan, hanggang mamayang alas 2 ng hapon, at serious flooding in low-lying areas ay posible. And landslide is also possible, landslides in mountainous areas. Meron din tayong yellow warning dito naman sa ilan pang bahagi ng Palawan, kabilang na mga bayan ng Agutaya, Magsaysay, Cuyo,
Dumaran, and Araceli. So ibig sabihin po, possible yung mga pagbaha sa mga low-lying areas. Posible rin magkaroon ng mga landslide, lalo na kapag tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan. Ano nga bang inaasahan natin sa mga susunod pa na araw habang nasa loob si Hanna? Today and tomorrow, so hanggang August 7, asahan pa rin natin yung moderate to heavy monsoon rains dito sa Western Visayas, northern portion of Palawan, kabilang Kalamian and Cuyo Islands, Mindoro Provinces, Romblon, Cavite, Batangas, and Laguna. So kapag meron tayong moderate to heavy monsoon rains, posible magtaas ng mga heavy rainfall warning at posible ito magdulot ng mga pagbaha or landslides. Dito naman sa Metro Manila ay makakaranas pa rin tayo hanggang bukas ng maulap na kalangitan at hindi rin natin i-disregard yung mga sunny periods natin lalo na po sa umaga, possible din po yon hanggang bukas. At pagsapit naman ng hapon hanggang gabi over Metro Manila, mataas po yung chance na magkakaroon talaga tayo ng mga thunderstorms dahil pa rin sa habagat. For the rest of Luzon, lalo na dito sa May Cagayan Valley, dahil nga siya yung pinakang malapit doon sa kay Bagyong Hanna, yung trough naman yung makaka-apekto doon. And for Central and Southern Luzon, mostly dahil po yan sa habagat. And for Central Visayas, asahan din, maulap na kalangitan hanggang bukas at meron din mga scattered rains and thunderstorms na mararanasan. So patuloy pa rin tayo mag-antabay po sa mga thunderstorms, thunderstorm advisories and heavy rainfall warnings na pinapalabas natin real-time, care of our Regional Services Division. At mag-ingat kapag tuloy-tuloy na yung mga pag-ulan at kayo nakatira dito sa mabababang lugar, yung malapit po sa ilog at yung malapit po sa mga bulubunduking lugar, ay mag-ingat sa pagbaha or landslides. At inuulit natin yung mga lugar po na mapanganib, pumalaot, ay yung western, eastern, and southern seaboards of Luzon, yung seaboards ng buong Visayas, at yung northern and eastern seaboards of Mindanao. Ito pa yung iba nating inaasahan. Hanna, posible siya maging typhoon within 48 hours base dun sa ating forecast track. At inaasahan or mababa pa rin ang chance na ito'y tatama sa ating kalupaan. Yun namang tropical depression na nasa kanan nitong si Hanna, ay nasa layong 2,245 kilometers east of northern Luzon as of 10 in the morning. Ang lakas ng hangin is 55 kilometers per hour near the center, gustiness hanggang 70 kilometers per hour, at kumikilos ito northwest, may kabilisan 20 kilometers per hour. At base dun sa kinikilos niya, mababa yung chance na ito'y papasok ng PAR. Meanwhile, yung isang low pressure area dito naman sa may West Philippine Sea, ay namataan 365 kilometers west of Iba, Zambales. Ito po ay nasa loob ng ating PAR, pero mababa yung chance na ito ay magiging isang tropical depression pa. So yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center na Pagasa. Ang next update po natin ay mamayang alas 5 ng hapon sa ating public weather forecast at ang next severe weather bulletin natin ay alas 11 ng gabi.